Hi guys. So ito po guys, busy po ako sa taas sa aming attic po. At tapos po pagbaba ko, ito po ang aking naabutan. At iwinasiwas pa na ng mga malakas na hangin ang aking mga tanim, mga upuan. Umulan po kasi ng pagkalakas-lakas, kawawa naman. Buti na lang po ay di nabiak ang mga paso na inilagay ko po sa baybahayan ni Meraya, pati po ito ay natugma dahil hindi naman po ito ganun ka-strong, ano, enough to hold. And ang aking bagong tanim na celery din po, nahiga na din, ayan. Ay nako, kaya nga ayusin na muna natin, ano, na maibalik natin itong mga natumbang mga upuan dito sa aming backyard. At kita nyo naman itong bahay ni Maraya. Ibalik ko natin sa dating forma at pati na ang aking mga paso na may magandang tanim. Ay maibalik natin. Buti na lang, praise the Lord, hindi po itong nabiak. Po ay magiging sad talaga ako dahil bigay po ito ng aking putihing kaibigan ng mga pasong ito. At ito po ang dahilan kung bakit po ay hindi ko napansin ang kaganapan sa labas ng aming bahay. Busy po ko ng kalalapa at paglilimpit sa aming pong atik. Yeah. Come help me. Hi guys, we're doing laundry. Yeah. This is the last one. At guys, meanwhile, a day after, meron pong news ang forecast at ito pong nangyari. Hi guys, so mamaya daw magkakaroon kami ng bagyo kaya kailangan maglilinis ako, tatanggalin ko yung mga pots dyan, baka ilipad ng hangin para for sure ball na lang kasi kahapon nilipad itong bahay ni Meraya, inayos ko na ngayon kahapon at tsaka ngayon ito ilalagay ko sila in one, ano, ganyan para hindi sila malipad ng hangin kasi kung mag-isa lang hindi ito mabigat na klase ng upuan, talagang ililipad ito ng hangin, kaya paghandaan ko na. Guys, tanggalin ko yan kasi makailipad ng hangin, kawawa yung tanim. Gift pa naman sa akin ni Ate Kai. Kunin natin. Ayan. Ay, bigat. Tapos ilagay ko dun sa greenhouse ko. Para bibigat yung greenhouse ko, hindi siya ma. Yun na yung greenhouse. Para hindi siya ilipad ng hangin. Pag mabigat siya, hindi ito ililipad ng hangin. Diyan na muna. Ayan. Mali ko to. Hanging pots ko, lagay ko din sa greenhouse. Pati yung mga decorations ko dun sa aking lamesa, tinanggal ko na din. Talagay natin dito para safe siya. Natin tong dalawang peony roses ko kasi kahapon linipad to ng hangin eh. Pati iyang bahay ni Marahil linipad yan kahapon. Tali ko na itong dalawang roses na ito. Ay, dalawa ba? Tatlo pala. Isa kasi ito ay, yun naman ay mabigat. So, ito na lang ang ating lalagay dito sa loob. So, ayan po yung naka-imbak sa loob ng aming green, ng aking greenhouse. Para sure po. Kasi ito kahapon, no? Bigla ho siyang humiga dahil ho sa sobrang, it was very windy. So, masyadong mahangin.
So, isasara ko na itong aking greenhouse. Ayan. Tapos, doon, linagi ko yung lamesa doon sa lalagyan na namin ng bisikleta. Tapos, pinagpatong-patong ko po yung aming garden set para po sigurado na kapag mamaya malakas ang hangin, medyo mayroon siyang weight. Ayan ho yung ginawa ko kanina. Pinag-isa ko po ang lahat ng upuan para magkaroon ho siya ng weight, ng mass, no, according to chemistry, char. Ayan. So, eto, walang problema to dahil mabigat naman etong ating lamesa. Ang aantabayanan na lamang natin ay itong bahay ni Mariah, kung ihahangin nga ba ito mamaya kapag darating na yung bagyo. So, baka mangyari ulit ang akin pong kinatatakutan ay ito pong ating ito po ay bakod ng aking kapitbahay. Noon bumagyo dito sa Netherlands, kaya ho ito ay may mga tukod dahil ho sa ito ho'y hinangin at saka yung akin pong naitanim dito ay lumipad ho doon. Hopefully this year walang mangyaring ganun dahil bago pa namang bili itong aking mga tinanim na rosas. Ayan. Hopefully walang mangyaring ganun. So, ayan. Ayan ho. So, ayan. Lagay ko din sa greenhouse.